Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas! Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang salube ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Bakit namin sinasabi ito? Sapagkat until now, the president does not address fair and square in a public forum kung siya ay drug addict o hindi. O siya ba ay na-involve sa droga o hindi? At kung patuloy pa ba siyang na-involve dito? At ano ang kanyang mental, psychological, and health state? I can tell you, kasi I'm looking at the comments, no? Mm. Suklam na ang tao sa kanya. Kasi yung sinasabi nila eh, ang video na to is hindi siya totoo. And what if it's true? Would you resign from your post and would you demand the resignation of the president? Ulitin ko ang taktika ngayon ni Abalos at ng mga alipores ni Marcos Jr. na sobrang sip-sip sa Pangulo at mukhang lasing na lasing sa poder na ibinigay sa kanila bilang mga cabinet secretaries, lalo na po si Abalos, si General Marvel ng PNP, si Gibo Chodoro. Ang taktika nila, DTI, deny, threaten and intimidate. Ang isang addict, kapag lulong na lulong ka sa bisyong ito, iniisip po kung paano ka maka-access ng droga. Kasi yun lang ang nasa isip mo. Hinahanap ng sistema mo eh. Yes, ngayon, yun lang ang nasa isip mo. Doble po yan kay Marcos Jr. kung totoo ito. Ma'am, bakit? Bakit doble? Hindi lang niya iniisip kung paano ma-access ang droga. Iniisip niya rin na paano hindi siya mabuko. Yeah. Mapagtakpan ang kanyang bisyo. Yeah. At kung paano ito may tago. Ngayon kay Ka Eric, bakit nila sinasabi at pinag-uusapan ang pulboron video na lumabas? Ay dahil hanggang ngayon ay hindi masagot ni Marcos Jr. ang issue. Kung siya ba ay addict o hindi, o siya ba ay involved sa droga o hindi, at kung patuloy pa ba siyang gumagamit nito, dahil suklam na suklam sa kanya ang taong bayan, at ang ginagawa pa ng kanyang mga galamay ay puro pananakot at pagbabanta na naging tatak na ng admin ni BBM. Katotohanan po sa likod ng malawakan at sistematikong pagsisinungaling at paggimik-gimikan ni Mr. Marcos. Bakit namin sinasabi ito? Sapagkat until now, the president does not address fair and square in a public forum kung siya ay drug addict o hindi. O siya ba ay na-involve sa droga o hindi. At kung patuloy pa ba siyang na-involve dito. At ano ang kanyang mental, psychological, and health state. Sapagkat yan ay, sabi na Tony Busantog, I will learn from the lawyer. We will learn from the lawyer. It's a matter of public interest that this information must be given in a public and transparent manner upang ang mga mamamayan ay magkaroon ng tamang pagtitiwala sa pamahalaan. Looking at him now, no, I can tell you, kasi I'm looking at the comments, no, suklam na ang tao sa kanya. This explains the 31% plummet in ano yung pagbagsak niya ng 31% in the 2 years, no. Siya yung from all the past presidents, no, 4 presidents, Arroyo, Estrada, Duterte, and Aquino, and then Duterte. Him, no, sa kanya yung pinakamalaki na ng bulusok. After 2 years, all presidents bumabagsak talaga ang trust ratings. The only one that didn't happen na bumaba ang trust ratings ay si President Duterte, even when he comes out in a power. Yes bumabalo. Up to this day, not to this day. So listening talaga to, kasi yesterday pinapanood ko sila parang mga kawatan yung nakikita ko no? Nagpapalakpakan ng mga kawatan. Can you expect, no? I saw the video and I believe it is true because I have information that this was authenticated on 2 levels. Nag due diligence ang mga tao behind this video. On 2 levels niya na authenticate at inauthenticate ito in an international company that's reputable. So yung video na yon, ang on 2 levels siya number 1, first level, that it is not AI generated, therefore it is authentic, and that number 2, the identity of the person in that video who's snorting something, no, is indeed Ferdinand Marcos Jr. No, okay. So it's because he doesn't have the capacity, he's not competent enough. Yun. He's not fit to lead kasi nga meron, there's this huge elephant, I'm sorry, there's this elephant in the room, and this is that video that we saw. The bottom line issue is governance. There is an undeniable state of failed leadership, misgovernance, or a total failure of governance. At ang may pananagutan ay ang Pangulo ng Bansa. Sapagkat, number one, mukhang hindi matanggal-tanggal sa pananaw ng taong bayan at ng buong daigdig na siya ay incompetent both physically, mentally,
as well as psychologically. Yeah. Bakit? Dahil sumambulat nga kahapon ang video na nagpapakita, whether fake or not, which hindi pa naimbestigahan ni Abalos at ng Philippine National Police o ng NBI o ng sino paman, at wala pang cyber forensics na ipinadaan, plain observation lang dinismiss nila. At nagpa-press conference pa sila, and then sinabayan pa ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Pero hindi nila napigilan. Almost 12 million na ang nakakapanood ng pagkalat ng video of a man na hindi mo maidideny na si Marcos Jr. ang kanyang mga features, at walang denial na hindi siya yun, kundi sinasabi lang nila na fake. Threat, no? Power flex. Yan ang ano, yan ang Marcos trait. Yung what he was talking about, no, pinag-uusapan niya sarili niya. Alam namin yan dito sa SMNI, no, dito at saka sa kami ni Eric, yung flex ng power. What he's saying kasi, no, once again, I'm seeing that, ano, that the pattern of Bongbong Marcos's life where everybody covers up for him. And but what's more sinister now and what's more really damning right now is that they're using government, ginagamit ang poder para manakot ng Pilipino. No, agad-agad alam ni Gibo na fake pala yon talaga. So and that veiled threat, once again, it's there, no? Yan ang mga nasa gobyerno ngayon. What I'm seeing when I'm looking at these people, when I listen to their words, are people who are so drunk with power that they think that they own the Philippines and that they think that they can silence us and scare us into silence and to really suppress all our rights. Yan ang nakikita ko. Kasi yung sinasabi nila eh, ang video na to is hindi siya totoo. And what if it's true? Would you resign from your post and would you demand the resignation of the president? Good point. Now, if we release the certificate of authenticity, would you demand the resignation of the president? Because that's what you're asking, eh. Is it authentic or not? Now, if it's authentic, do you believe that the president has the moral capability and competence to lead the country? That's the question. If, assuming na totoo ang video, no, what is your position? Would you demand the resignation of the president? Ulitin ko ang taktika ngayon ni Abalos at ng mga alipores ni Marcos Jr. na sobrang sipsip sa Pangulo at mukhang lasing na lasing sa poder na ibinigay sa kanila bilang mga cabinet secretaries, lalo na po si Abalos, si General Marvel ng PNP, si Gibo Chodoro. Napaka-arugante na sabihin nila na ang lahat ng ito ay isa lang may layunin nito, mga makasariling tao na walang ibang layunin kundi sirain ang gobyerno at pagwatak-watakin ang Republika ng Pilipinas. Ang taktika nila, DTI, deny, threaten and intimidate. It will weaken him. It will weaken him terribly because ang lakas ng isang pangulo, ang lakas ng leader ay ang tiwala ng taong bayan. Tama. So pag yan, no, nakikita natin ngayon yung pagbulusok ng trust ratings niya. At ano ba yung naramdaman natin, na experience natin? Ang isang gobyerno ngayon, led by this president, the entire government, no, being all the resources of government being weaponized, no, against perceived political enemies, yung panggigipit, yung mga sa mga karapatan natin. So, you know, if you're a very strong leader, sa iyo yung tao, no? Hindi mo kailangan na manunupil ka. Ang pagiging korap at pagiging kabahagi ng isang malala na panluloko at mga pang-aabuso sa tao ay nagkakaroon ngayon ng pagtingin ang taong bayan na there is nothing more to expect from this government when everybody under this government institutions in it ay nagko-cover up sa isang malaking pagkakaroon ng kasalanan ng Pangulo. No need of any authentication, sabi ng statement ni Pangulong Rodrigo Duterte, in due respect doon sa mga nagbibigay ng kanilang forensics authentication or cyber and digital print analysis sa authenticity ng video. Sabi ni Pangulong Duterte, that consistent denial and refusal of President Marcos Jr. to head on the issue and undergo hair follicle transparent and believable independent drug test is already a proof, yung kanyang pagtanggi dyan. It's the best proof. The best proof that the video, no need to be authenticated because the contents and the message are verified by the non-acceptance of Marcos Jr. of the challenge to undergo a credible drug testing. Oh, pero yung sinasabi ni President Duterte, totoo yun. Kasi bakit kasi sinabi ni Benher Abalos magta-task force pa siya. May ta-task force pa, meron pang destabilization naman si Gibo, meron pang kung ano-ano. They're bending themselves over backwards when it's just a simple and elegant solution. Take the drug test. And it's not
parang favor mo sa amin? Hindi. Obligation. Mr. President, responsibilidad mo yan sa amin, no? Napaka-simple that it's just the shortest distance between two points is a straight line. That's the straight line. Hmm. Either yun ay dati pa, kung siya'y nagsinungaling sa taong bayan during the elections na siya'y na-involved sa drugs, may elemento pa rin ng public trust na issue at betrayal sa taong bayan dahil panluloko yon, large scale na kalokohan yon. At kung nangyayari pa rin ngayon yan, tutulungan siya ng mamamayan na magpagamot, but he has to leave office. And he has to relinquish power because hindi pwedeng manatili ang isang tao na magdedesisyon sa buhay ng 110 million Filipinos at sa buong bansa na ang kanyang stability of mental health and mental capability and mental faculties to process decisions ay hindi mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Ang isang addict, kapag lulong na lulong ka sa bisyong ito, iniisip mo kung paano ka maka-access ng droga. Kasi yun lang ang nasa isip mo. Hinahanap ng sistema mo eh. Yes, ngayon, yun lang ang nasa isip mo. Doble po yan kay Marcos Jr. kung totoo ito. Ma'am, bakit? Bakit doble? Hindi lang niya iniisip kung paano ma-access ang droga. Iniisip niya rin na paano hindi siya mabuko. Yeah. Mapagtakpan ang kanyang bisyo. Yeah. At kung paano ito may tago. Yeah. Yun, matinding challenge sa kanya yun kung paano na mananatiling tago at maipaglilihim niya ang pagsisinungaling at kalokohan at panluloko at kabulastugang nagagawa niya sa kanyang poder. At yan ay napakalaking challenge sa kanya, sa loob niya mismo. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Paano mamayan, pagnanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FVR at CBBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan, dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyernong ito. Hoy gising, huwag matulog sa pansina. Kakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Visayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami isusunod sa aklasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na nang gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katiwalaang ginawa nila. I love Pilipinas. Si Inday Sara, pati si Tatay Digong na biktima sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa na ang taong bayan, kung manatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa 2 taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kilalanin niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. Akala ko, itong Marcos at Duterte na tandem nung eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasundo sila bilang presidente at VP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Marcos, kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years na sira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Drugs plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala na sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Karabi ng government, yung binoto natin, pinagkatiwala ang pamilya, ahas at nanunok lang kami. Bakit ito palang first lady ang walang advocacy? Samantalang lahat na nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advocacy niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.